is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate operate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong parcel na deliver ang mga sako-sakong container na ito sa Alitagtag, Batangas. Pero lahat yan, naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa mga pulis, alas 8 ng umaga, nang sitahin at harangin sa checkpoint sa barangay Pinagpurusan ang isang kulay silver na van. Aligagaraw ang driver ng van matapos siyang hingan ng lisensya. Napansin din ng mga otoridad na mayroong nakatakip na tarpal sa likod nito. Nang tanggalin ito, tumambad ang mga sako-sakong plastic container. Tinatayang mahigit 2 tonelada ng hinihinalang shabu ang nagkumpiska mula sa van. Palabas sa initial screening test na kunyundak ng PDEA, na ang confiscated ay na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Personal na inspeksyon ni na Interior Secretary Benner Abalos at PMP Chief Romel Francisco Marbil ang mga nakumpiskang droga. Tumanggi sila magbigay ng iba pang detalye tungkol sa nasabat na shabu dahil may iba pa rin silang operasyon kaugnay nito. Nagpa-media lang kami just to show to you na intact ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa buong, sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito. Mike mo, attorney. Yan. Pahapyawan ko lang to mga kayubi ha, para matuto tayo kahit papano. Mm-hmm. Nagiging issue kasi itong ano, itong nas, na nahuli, no? Mm-hmm. Na shabs. Sa Alitagtag. Ah, Batangas. Batangas. Oo. Well, sana nga po totoo. Pero maraming nagtatanong, paano kaya nangyari yun? No? Biggest drug haul, driver lang ang nagdadrive ng isang van na 14 billion pesos worth of shabu. Isang driver ang sinasabing nahuli na may karga ng ganito karaming shabs. Pansinin sa balita ang sinabi nung nagkaroon ng checkpoint, yung driver hindi mapakali or aligaga nung kinukuha na ng lisensya. Yung kilos niya na yon, yung parang hindi siya mapakali, yon ang nagbigay ng suspetsya sa mga miyembro ng kapulisan natin para siya ay lalong imbestigahan. At dadagdagan pa ang pagkakakita sa napakaraming karga nitong hindi mapakaling lalaki dahil dito sa kanyang pagiging aligaga, dahil nga marami siyang dala, nagkaroon na ng suspicion. At dahil dito ay mayroong karapatan ang otoridad na mag-investigate. So parang nakapagtataka naman na walang ibang hakbang ang ginawa yung mga nagtatransport ng ganitong karaming pinagbabawal na shabu para protektahan, kumbaga, yung kanilang shipment, no? At tapos tumigil pang voluntaryo sa isang checkpoint. Ano ba ang dapat na i-advise ng isang lawyer kapag ka may checkpoint? Huwag huminto? Nagtatanong lang. Oh. Eh samantala, alam mo na may Alitagtag, ako'y bihasa rin dyan sa Batangas dahil ako'y madalas nagpupunta dyan. Eh maraming mga daanan dyan, hindi naman kinakailangan dumaan sa isang lugar lamang. Mm-hmm. Na po pwede namang umiwas sa checkpoint dahil halatang halata naman niya kung biggest drug haul, eh bakit ka magpapa-checkpoint, no? Kinakailangan bang i-announce kung saan lugar magkakaroon ng checkpoint? Eh di syempre pag nalaman ng mga kriminal kung saan yung mga checkpoint at kung ano yung schedule ng checkpoint, maiiwasan nila ang maaaring pagkakahuli sa kanila. Katulad nga ng iyong suggestion, Atty. Harry Roque. Bakit dadaan sa may checkpoint kung maiiwasan naman dumaan dito? So kailangan talaga i-announce sa buong mundo ang pagtatalaga ng checkpoint para makaiwas ang mga kriminal? At saka, ito pa, yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam na shabu yun? Diba? Usually yan, eh, nagkakaroon talaga ng specialized training para malaman kung ano yung shabu. Hindi nila kailangan agad-agad malaman kung ito ba ay illegal na substansya o droga o shabs. Diba sa bypass operation nga, hindi nila alam agad kung ito ba ay shabs. Pero, pinapadala ito sa chemist para malaman kung talaga na ito ay illegal na droga. So kapag ka pinaghinalaan lamang, maaari itong hulihin. At specimen lang ang kailangang ma-check na isang chemist kung ito ba talaga ay illegal na droga. Hindi yung buong laman ng container ang i-examine. Sample lamang ng isang container para malaman kung ito ba ay illegal na droga. Maliit na parte ng isang container ang i-examine para malaman kung ito ay illegal na droga. Nung nasa Cotiba yung driver ng futon
Sinabi ba niya kung ano yung klase ng substansya ang dala niya? Sinabi ba niya na ito ay tawas? Na ito ay isang bahagi lamang ng ginagawa nilang isang produkto? May napakita ba siyang papel para hindi siya agad paghinalaan? Kung walang nakitang papel o anumang dokumento sa ligal na pagkarga ng mga substansyang ito, doon pa lang, maaari na magkaroon ng suspecha. At sa suspecha na yon, doon nag-i-start kung dapat siyang suriin pang mabuti ito mga substance na dala niya. Mas malalim na pag-i-examine ang kinakailangan. Kung mapapatunayan naman na hindi, di pakakawalan siya. Dahil na-clear yung suspicion na yon. Hindi pala yon illegal na droga. Pero dito, lumalabas, hindi na substantiated driver ang dapat niyang ipakita sa mga otoridad na ito at ang dala niya ay hindi kontrabando. At saka dinadala ka agad yan sa laboratorio para makonfirm na siya bunga siya. Pero bakit alam ng mga ordinaryong mga nag-checkpoint na siya bunga siya? Hindi mo nga kailangan maging eksperto na dapat isang tingin pa lang alam mo na ito ay illegal na droga. At sa aking pagkakaalam ay nagkakaroon na rin ng training ang mga miyembro ng kapulisan pagdating dito sa drug enforcement. So katulad ng sinabi ko, hindi kailangan maging eksperto na isang tingin pa lang ay alam na nilang illegal na droga ito. Kapag napaghinalaan pa lang, definitely alam naman ng miyembro ng kapulisan kung ano ba ang itsura ng shabs. At kapag ito ay napaghinalaan, may authority sila na ito ay busisiin pa sa pamamagitan ng pagpapa-examine nito sa crime lab, sa assigned chemist. So ngayon, nagkakaduda ngayon ng taong bayan, totoo ba itong paghuhuli o ito ba ay stage? At isa na dun sa nagsasalita ngayon ay si Maharlika. Ako naman po ay wala akong impormante. So wala akong posisyon kung ito po talaga ay stage o hindi. I give them the presumption of regularity, baka nga totoong hula. Pero kasi yung unang, ang una kasing naibalita, worth 13.3 billion worth of shabs, yung nahuli. Nahuli. Sa Alitagtag Town in Batangas. Mm-hmm. So, tapos yung sasakyan, parang futon, no? Mm-hmm. Parang ang daming nagtatanong, okay, una sabi nila, paano yan mahuhuli? At yung driver, bakit pupunta pa doon sa may checkpoint? Mm-mm-mm. Diba? Unang-una kasi, mga kayubi, hindi naman, pag may checkpoint, hindi naman ito ina-announce sa lahat. Mm-mm-mm. Minsan, maano ka lang eh, at random ba? Mm-hmm. Machechempohan. Machechempohan. Machechempohan ka. Kung wala ka naman kasing ginagawang mali, kahit machechempohan ka dyan, wala kang pakialam, di ba? No care ka, di ba? Dire-diretso lang, di ba? Pag pinahinto ka, di hinto. Titignan lang naman kasi, ito kasi yan, mga kayubi, kasi pagka nag-inspect kasi yung mga otoridad, ngayon na, checkpoint, hindi naman nila pwedeng kalkalin yung sasakyan mo. Eh. Ah, okay. Di ba? Hindi nila pwede yung search, especially kung walang search warrant. Okay? Pero, kapag yung pagkita nila, in plain view, yan, tingin lang. Meron kang karga na kakaiba. Nagkasuspecha sila. Okay. Pwede yun. Ah, basta nagkasuspecha sila at here. Kaya, what's the use? Natitignan ka in plain view. Tapos halimbawa, pagka plain view mo, doon sa kabilang, sa silya, may nakita kang Uzi. Hindi mo ba yun aanuhin? Hindi mo ba hihingin yung lisensya nun? Oo. Di ba? Lalo na kung ikaw ay hindi naman miyembro ng militar at authorized ka to have that kind of high-powered firearm. So, dito, kasi I think ganito nangyari. Although wala tayo doon. Futon, tapos ang dami kasing karga. Parang pumapasok ngayon na 1.4 tons. Oh. Kasi yung unang estimate is 2 tons. Yes, okay? So, pumapasok ngayon ng 1.4 tons lang. Sa ganitong klaseng futon, lumalabas na meron siyang payload capacity na 1,200 kilograms. So, kung ang nasa bat na shabs ay pumapatak na 1.4 tons or 1,400 kilograms, mukhang papasok siya pero mag-o-overload nga lang. So,
kung iisipin mo, kung syempre, hindi naman parang kasing laki na sako yung nilagyan eh. Mm-hmm. Pinagpatong-patong yan, partner. At ikaw na polis, nag-check point. Nakita mo, yung driver, pati yung lahat ng katabi niya, puno-puno. May mga oo, ganun. Medyo, ano yan? Mm-hmm. Diba? Ganun yan eh. Mm-hmm. Diba? Ano yan? Diba? Lalo na kung wala ka nakitang papel, kung ano to, doon nag-start yung hinala. Correct. Diba? So pag napaghinalaan yan, inatsyempohan ka eh. Mm-mm. Pwede kang ipahinto. Ipa-flag ka talaga. Yun. Ipa-flag ka talaga yan. Ipa-check talaga, attorney. Oo, diba? Kasi kung baga, iti-check. Nasa checkpoint ka eh, dumaan ka eh. Diba? So pag, mas mahirap yung hindi ka huminto. Ay, oo. Mas ibig lalo ka paghinalaan. Oo, ibig sabihin talaga may tinatago. Hindi ka na dumiretso. At may nakakita sa'yo. Na police, hindi ka dumaretso, umuwi ka, nag-U-turn ka. Oo. Mas lalo kang paghihinalaan. Ayun. So may mga kilos na gano'n na mas paghihinalaan ka. Kapag kayo nahinala. Mm-hmm. So kung pagdiretso niyan, binuksan ang bintana ng driver, kasi bakit isa lang siya? Eh baka nga hindi ka siya na isang panhinante dahil sobrang dami. Diba? Kasi kung 2 tons siya, magiging 2,000 yata kilos. Mm-hmm. So kung 1.4 yun, edi 1,400 kilos yun. Mm-hmm. Diba? So, tingin ko, sobra siyang sikip na napaghinalaan. Yun yung dating sa akin. So, kung may mga ganitong klaseng operation, tingin ko, sa mga nagmamasid na walang alam sa ganitong klaseng operation, huwag muna kayong mag-content kung wala kayong alam. At para lang maging negatibo, yung paghuli. Kasi marami nagko-content kayo na para bang, ba't ganyan? Diba? Unang-una, lahat tayo wala. Sa sitwasyon ng attorney. Pero syempre, ako as a lawyer, alam ko kung paano minsan ginagawa. Opo. Tama, diba? Tama, attorney. Pati yung pagkilo, yung pag-measure partner. Halimbawa, si A, nahuli. Wala naman minsan dala yung, tinatanong ko nga yan eh, nasa yung measure, yung parang measurement na tools nyo, para masukat na doon. Minsan, yung mga sachet, mga laman, dinadala pa yun doon sa nearest office nila na mayroong sukatan. Dahil doon na lang susukatin. Doon susukatin. Kung papansinin mo dito, mukhang naunang magsalita, sila PBBM, saka sila DILG, bago na sukat, na measure lahat. Oh. Sa dami nun. Oh, attorney. Sa dami nun, hindi yun matatapos agad-agad. Baka nga 2 days eh. Diba? Parang baka 2 days to matapos. Matapos, okay. Pag kilo pa lang. So, sobra sila excited mag-report. Inestimate na 2 tons. Na-estima, oo. Na, tingin ko naman, wala namang mali. Wag lang magkanakawan. Ah, kasi naman yun, ibang istorya na yung attorney. Diba, yun yun. Diba, magiging issue to, mga kayubi, kung 2 tons to, tapos, biglang, nawala yung 0.6. Oo, yun na, mag-ana ka na noon. Ibang usapan yun. Diba? Pero hanggat wala tayong nakikitang, nagka-nenokan. Alam ba isang neno, pambata to, diba? Nakanenokan ng mga shabs partner. Oo. Huwag muna tayong magbigay ng negatibong pahayag, especially kung yung nangyari eh good for the government, okay. Good for us. Oo. Saka itong nahuli na to, o anong gagawin nyo after this? Okay. Eh, hindi agad ito masusunog kasi may driver. Diba? Ngayon, si driver talaga, pasalamat tayo may nahuling driver. Attorney. Kaya sabihin nyo, hindi natin nahuli kung sino nag-deliver. At still, may tao na pwedeng makuhanan ng info. Okay. Kasi unang-una, ito daw sa sakyan yata, sinalubong na lang, ay galing yata itong mga shabs na to sa dagat, para ibiniyahe, tapos sinalubong na lang sa Alitagtag, sa port area, no? Port area, Batangas. So ang tanong ko, sino nagpapunta sa'yo dyan para kunin mo yung ganyang kalame? Oo. Kahit sabi mong inutusan lang ako, still merong kang taong kausap. Diba? Kung talaga namang wala kang alam, edi ituro niya yung kung sino yung nakausap niya. Kung sino nag-hire sa kanya. Tama. Hindi pwedeng no comment dito. Diba? Pero hindi, syempre partner. Magsasalita siya sa korte lang. Ah, doon lang attorney ang... Huwag siya magsasalita sa mga media. Kasi attorney, malu. Ano siya eh? Magiging admission.
Eh wala naman siya sa ano, custodial investigation. Yun pala. Oh, syempre pag voluntaryo ka nagsalita, hindi naman required ng lawyer, wala ka sa custodial investigation. Oh, when we say custodial investigation, iimbestigahan ka ng awtoridad. NBI, CIDG, police. Diba? Wala ka dun. Yun. So, hindi ka required bigyan ng lawyer. Diba? Pero kung since nahuli ka na, yun at na. Tinatanong ka dun sa police, it's either ayaw mo magsalita o bibigyan ka ng lawyer. Diba? Bibigyan ka ng lawyer doon. Sabi mo, hindi ko talaga alam. Ito, ebidensya ko. O, di okay na. Magbigay ka na ng ebidensya. Doon, Now, which you can use doon sa court. Kasi may ebidensya ka talaga eh. Malilis konsensya mo eh. Diba? So, yun. So, ang sa akin, di ba, para lang bahira natin agad-agad ng negatibo na concept or idea. Yung paghuli na parang scripted. Yun nga, oo, sinasabi. Wag muna. Hayaan natin gumulong yung pag-iimbestiga. Okay. It's too early. Para magsalita. Kasi wala kayo doon. Huwag kayong mag-speculate. Okay lang kayo mag-speculate but not to the point of giving negative impression doon sa ginawang pagkakahuli. Kasi meron sabihin, nag-speculate lang kami. Na malamang ito nangyari, bakit para scripted? Ay, wag. Kasi kung mag-speculate kayo to give a negative impression, don't do that. Diba? Walang mabuting idudulot yun. So, antayin natin matapos yun. Oo, hintayin natin. Kung halimbawa, bigla may nawalang 0.6 tons partner, malaking issue yan. Tandaan natin, ito nga, ano pa to, partner, inestimate lang. At sinasabi, wala nawawala. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, partner, ang daming nawala sa Bureau of Customs. Nasa na yun? Ang lumabas doon sa aming pagtitimbang, reweighing doon sa apat na magnetic Richter sa GMA, lumabas doon is 1,618.8 kilos. Kung i-multiply mo yon ng 6.8 million bawat kilo, it will turn out to become 11 billion worth of illegal drugs. So yung aking estimate doon sa una na 6.8 billion, maliit pa pala yun. Kung ibabasihan natin doon sa reweighing na ginawa namin, so merong difference, may discrepancy ng 1,618.8 kilos. Nasaan na?